Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Araw ng Lunes, ikapitong linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Isama po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Ama naming makapangyarihan, mapasaamin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang iyong kalooban at magawa namin ang kasiyasya sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglogo sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila, "ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatuwid bagay kay Jesus, nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at nakipagtalo sa mga naroroon at sa buong tapang na ipinaliwanag sa kanila
kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhay tumaka sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap ay tinatangay ng hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin, at kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggong hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Kayo kay Kristo na buhay ay sa langit ng kalaan. Upang kay Kristo pumisang. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin nino man. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwanan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marahil ay marami ang nakakakilala sa atin o nakakaalala kay Ernie Baron, na kung saan siya po ang nagpakilala sa atin na knowledge is power. Sa kanyang programa sa telebisyon, kahit ano ang itanong mo sa kanya ay mayroon siyang kasagutan. Kaya nga siya po ay tinawag na walking encyclopedia, dahil parang alam niya ang lahat ng bagay pagdating sa kung ano ang theoretical. Maging ang practical na bagay ay alam din niya.
Para bagang itinuturo sa atin na pag ikaw ay may alam, parang ikaw ang nagkukontrol ng kung ano ang gusto mong kontrolin. Dahil pag ang isang taong kilala, ang isang tao, nakukontrol niya ang taong iyon. Sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ng mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin nino man. Dahil dito'y naniniwala kaming kayo nga ay mula sa Diyos. Anong sabi ng ating Panginoon? Naniniwala na kayo ngayon? Akala ng mga alagad, alam na nila ang lahat tungkol sa ating Panginoon. Kapiranggot pa lamang ang kanilang nalalaman sa ating Panginoon. Sabi ko nga, maganda ang may alam dahil nakikilala mo ang gusto mong kilalanin. Subalit, dapat nating tanggapin na hindi lahat ng bagay ay malalaman natin sa mundong ibabaw. Kahit ilan pa ang iyong masteral degree, ang doctoral degree, may bagay na pinatututuhanan sa atin ng ating ebanghelyo na hindi alam ng tao. Kaya nga ano ang sabi ng ating Panginoon? Darating ang panahon, magkakawatak-watak kayo at iiwanan ninyo ako. Dahil alam ng ating Panginoon na hindi nakabatay doon sa pagkakilala sa Kanya kung ano ang pananampalataya. Kung hindi masusubok ang pananampalataya sa mga pagsubok na darating. Sabi nga ay, hindi mo masusubok ang isang tao hanggat hindi nagsasakripisyo. Pag dumarating ang problema, doon mas masusubok kung sino ang pagkatao, kung ano ang pagkatao ng taong iyon. Kaya nga sabi ng isang philosopher, sana tanggapin ng tao na pag nagtatapos ang kaalaman ng tao, doon dapat nagsisimula ang kanyang pananampalataya. At ito ang pinaka-essence ng ating ebanghelyo ngayon. Dahil kung hindi mo na maunawaan ang mga bagay, bagamat nandoon sa iyo ang katalinuhan, alam mo ang lahat ng bagay aparte sa logical na reasoning. Subalit pag dumarating ang panahon na ang iyong boundary, ang iyong limitasyon ay hanggang doon lang, tanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya na mayroong itinuturo sa atin ang Diyos. Nawa, sa punto na ninanais ng ating Panginoon, dalawang nais niyang ibigay sa atin na pag tayo ay dumaraan ng mga pagsubok, dumaraan sa mga problema, tandaan natin kung papaanong sinabi ng ating Panginoon para magkaroon kayo ng kapayapaan, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Parang sinasabi ng ating Panginoon, kahit iwan ninyo ako, hindi ako nag-iisa. At ganun din, pag kayo ay nasa pagsubok, hindi ko kayo iiwan. Unang aspeto na dapat tandaan ng tao na hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. At ang ikalawa, sinabi ng ating Panginoon in a past tense na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi po ito future tense. Sasabihin ng ating Panginoon, mapagtatagumpayan ko pa ang sanlibutan, kung hindi napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan. Ibig sabihin ng ating Panginoon, kung napagtagumpayan na niya ang sanlibutan, tayong mga tagasunod niya'y magtatagumpay sa mga suliranin, problema na dumarating sa ating buhay. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw at ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo. Kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana kayang lumuhod, manatili pong nakatayo nang may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitay sa sarili niya'y inihay bilang pagkait inumin pinagsa sa loob natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipain tulad sa tukso at iadya mo kami
sa lahat na masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kanino ako
nasisindok, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mabang. Buhay ko may pagtangka at buhay ko may pagkantaan, sa'yo pa rin magtitiwala at kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa pangalim ako'y masisindok, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalangis sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, ang ibig mo'y maramdaman, kada kailan mo't kanda'y masaksihan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami,
umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Glego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bahagi pa din po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio. Tayo ay may operasyon pagbibinata. Libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista. Sa May 24 sa ganap na 7 ng umaga hanggang 11 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Gayon din naman mula May 22 hanggang May 24 ay magsasagawa tayo ng 3 na paghahanda para sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Santo Padre Pio. Sa misa ng 5 ng hapon, kayong lahat ay inaanyayahang magpamisa at makiisa. Ika-6, bukas 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at sa 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-7, sa Huwebes, May 25, ay kaarawan ni Santo Padre Pio. May healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa 9 ng umaga at misa pasasalamat naman sa 5 ng hapon. Sa araw ding iyon, ang ating carpool program ay gaganapin sa 7 at kalahati ng gabi sa Divine Mercy Sanctuary. Kaugnay nito, tayo ay may mga available pang ticket sa pamisahan at sa paligid na simbahan. Panoorin po natin ito.